Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Prayer Covenant ngayong umaga. At ako po ay masaya dahil makakasama ko na naman po kayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa Awit 22, Siyam hanggang 15. At hayaan niyo po akong basahin ito sa Tagalog. Noong ako ay iluwal, ikaw o Diyos ang patnubay. Magmula sa pagkabata, ako'y iyong iningatan. Mula nang ako'y isilang, sa iyo na umaasa. Mula nang ipanganak, ikaw lang ang Diyos na kilala. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong iiwanan. Pagkat walang sasaklolo sa papalapit na kapahamakan. Akala mo'y mga toro ang nakapaligid na kalaban, mababangis na hayop na galing pa sa Bashan. Bibig nila'y nakabuka parang mga liyong gutom, umuungal at sa akin nakahandang lumamon. Parang natapong tubig, nawalan ako ng lakas. Ang mga buto ko'y parang nagkalinsad-linsad. Pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot. Parang kandila ang puso ko, natutunaw na uubos. Itong aking lalamunay, tuyong abo ang kagaya. Ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Yan pong verse na binasa ko ay isang kathapo ni David. Sa verse 9 and 10 po, kung makikita po natin na nirecognize po ni David ang Panginoon dyan, na siya yung nag-iingat at naggagabay sa atin simula nang tayo ipinanganak o isinilang.
God took care of us. Since birth po, no, siguro, ano, may relasyon na talaga tayo sa Panginoon. At kaya po, kilalang kilala na tayo ng Panginoon simula, since birth po. Yan. Sumunod po na verse 11 to 13. David asking to God na huwag siyang iiwan. Or he's asking na huwag niya tayong iwan. And he's also asking for help. Dahil napakarami pong bagay or gawa ng kaaway ang pwedeng magpabagsak sa atin dito sa mundo. Marami po tayong masasagupa na malalakas na kaaway. At kinumpir pa nga po niya iyan sa mga hayop na toro at leon. Ang mga hayop po na iyan ay talaga namang malalakas at matatapang. So, kaya kung wala po ang Panginoon sa buhay natin at hindi niya tayo tutulungan, hindi po natin malalabanan or mapagtatagumpayan yung gawa ng kaaway. Pwede po tayong matalo at mapabagsak ng mga kaaway. Sa last verse po na aking binasa, sa verse 14 to 15, pinapakita po dyan na we are weak. Tanggapin po natin yan. Mahina lang tayo. Nagsasuffer po tayo sa iba't ibang mga bagay or nangyayari sa buhay natin, sa mga pinagdadaanan po natin, sa mga problema na meron tayo at struggles na hinaharap natin sa buhay natin. Mahina po tayo kung wala ang Diyos sa ating buhay. At madidefeat po tayo talaga ng kaaway kung wala ang Diyos sa ating buhay. God is the ultimate source of our strength. No, kaya dapat sa Kanya tayo humihingi ng kalakasan. Sa Kanya po tayo dapat humingi ng tulong. Sa Kanya po dapat tayo lumapit at magtiwala. Kasi hindi niya tayo bibiguin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin sa panibagong umaga na ibinigay mo sa amin. Thank you for always taking care of us, Lord, simula po nung una hanggang ngayon. Salamat sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa amin. Salamat po na ng marami dahil nandyan ka po palagi para sa amin. Alam namin, Lord, na mahina kami kung wala ka. Marami man po kaming pagsubok na haharapin, pero alam namin, Panginoon, na malalampasan namin lahat ng ito dahil sa tulong mo. Patuloy mo kaming gabayan at ingatan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Thank you for your unending love, Lord. Alam namin na hindi namin ito deserve, pero patuloy mong pinaparamdam at pinapakita ito sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo sa amin. Sa pag-umpisa po ng aming umaga hanggang matapos ang araw na ito, dalangin ko po na ingatan kaming lahat ng iyong banal na Espiritu. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng Kanyang kabutihan sa atin. Hindi natin kayang bilangin ang dulot ng Kanyang pag-ibig. Pwede nating bilangin ang mga bagay na kaloob natin sa Kanya, pero kailanman ay hindi natin matutumbasan ang kaloob ng ating Panginoong Diyos sapagkat yan ay kaligtasan ng bawat isa sa atin. Halika kapatid, inaanyahan kita, samahan mo nga ako sa diwa ng panalangin. Patuloy naming ipinapapasalamat, dakila naming Panginoong Diyos, ang inyong kabutihan na hindi masayod naming tinatanggap. Mula sa pagbangon namin sa napakagandang umaga, at hanggang sa pagpapahinga namin kagabi ay hindi namin kayang bilangin ang dulot ng iyong pag-ibig sa amin. Pag-ibig na nagdudugtong ng aming hininga. Pag-ibig na nagbibigay sa amin ang kaliwanagan sa mga dilim na pinagdadaanan at sa mga pagsubok ng buhay. Pag-ibig na siyang nagbibigay sa amin ang pagkahilom sa sugat na nararanasan namin sa hapdi ng sakit ng mga bagay na nasira ng relasyon. At bumangon kami, binigyan mo kami ng magandang salita, pinahintulutan mo kami na sama-sama kami na mapakinggan ang salitang ito
para muli naming makita kung ano ang dapat naming gawin. Pinapalakas mo kami sa aming personal na buhay. Binibigyan mo kami ng mga pangangailangan na kailangan namin para intindihin namin ang lahat ng kaganapan sa buhay. Kaya nga, dakila naming Panginoon Diyos, patuloy na isinasangguni ko sa inyo at ipinapanalangin ang aming mga kapatid na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Sila na walang wala, O Diyos, sila na nabibigatan sa buhay, sila na mayroong mga karamdaman, sila na walang wala dahil hindi nila matugunan ang pangangailangan ng kanilang personal na buhay. Sila, O Diyos, na sinusubok ang kanilang pamilya dahil sa relasyon na nasira sa bawat isa sa kanila. At sila na wala ng pag-asa sapagkat dulot ito ng kalagayan ng pandemya ng buhay. Dakila naming Panginoon Diyos, dalangin ko at inilalapit ko sila. Samahan mo nga sila at huwag mo silang pabayaan. Muli mong iparanas kung gaano ka kabuti sa kanila. Alam po namin, O Diyos, na hindi ka nagkukulang. Alam po namin kung ano yung pag-ibig na iyong ipinapadama sa kanila. At ang aking dalangin at kahilingan, igawad mo muli sa kanila ang iyong mga haplos. Igawad mo muli sa kanila ang iyong mga yakap. Igawad mo muli sa kanila ang iyong mga salita upang ito naman ang magagamit nila sa patuloy na lakas ng kanilang buhay at paglalakbay sa iba't ibang kaparaanan ng buhay. Samahan mo kami sa buong maghapong ito at patuloy na basbasan mo kami, at ang bendisyon na kailangan namin ay ang bendisyon na patuloy na maranasan namin ang kaligtasan at ang biyaya ng kapayapaan, mapayapang buhay ang sasa amin, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa marami pang mga araw na darating sa buhay namin. Ito po ang aming panalangin, kalakip ang aming paghingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na nagawa namin sa inyo at sa kapwa. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.